What's up, mga Padres? Welcome back to our channel. Again, I'm Mike of So Padres, and this is a channel where we review sneakers and toys, collectibles. So for today, we have a special guest, as you see here on my right. Hello, mga kapadres. Si ating katropa, ating kapadre, si Nikolai. Today, we'll be talking about a whole lot of things, specifically Kobe's sneaker game, and we'll be checking out his toy collection. So, no further ado, let's get into it. So, before we begin, I'd like to say that this video is sponsored by none other than his businesses. And, bro, i-plug mo yung mga business. Ito nga pala, yung shot ko, gawa namin to, Be Better. Kung ma-like nyo, i-like nyo na rin. Kasi magre-release ako dyan ng mga simpleng streetwear na pwede nyo magamit. May insert pictures ng mga finished products na. So, pwede siya kahit medyo sa edad na namin or sa mas bata, pasok siya. Tapos, ito, yung mas... Tapos ito, wisik pala. Ito, medyo madami nang umu-order sa amin ito. Ano to eh? Ang target namin dito is yung mga nagpapakasal, nagpapabinyag, nag-birthday, for souvenir siya. Lalo na sa panahon kasi ngayon, magagamit siya kasi, ano siya, disinfectant spray, at the same time, safe siya kasi water-based. So, hindi no alcohol siya. No alcohol. Sinubukan namin to, alcohol, saka para nagtapon kami sa sahig nito. Hindi talaga siya umapoy. So, safe siya. Ano siya, room linen and disinfectant spray. So, para siyang Lysol. Kaya, useful na useful siya. Sa mga magpapasouvenir, pwede kaming gumawa ng customized para sa inyo na sticker. Para kayo mismo ang nakalagay doon. So, for this video, bago namin share yung mga collection niya, I'll be asking a few questions with the Padre Nikolai. So, for our first question, how did you learn about the So Padres sneaker channel? Sa Kobe 1 yun. Okay. Naalala mo? Yung isa ako sa maulit na nag-message siya. Nag-post ako sa mga Kobe groups na for sale. Oh, na parang marketplace profile mo. Minessage na kita kasi sabi ko, still na yung Kobe 181.9. Oh. Hindi pwedeng, hindi ko palagpasin yun. Oo, oh, binenta ko. Kasi, di ba, must have yun. 3K, 3K. Oo, 3K. Sabi ko, tas anlapit pa. Tas sabi ko, ang dami na mutual friends. Kaya parang, pwede ko itong makuha rin. Oh, pupuntahan niya na ako sa bahay. Feeling akong puntahan. Sabi ko, kahit dalang mo pa siya ng agahan kinabukasan, makuha ko lang yung sabahan. Kasi, ang Kobe 181 points nasa 7.5 ang resale value. Resale. And then yon yung Kobe 1 ko, sobrang pinanlaro ko talaga. Uh-huh. 1 year, mahigit ko siya pinanlaro. Uh-huh. Pero mas hub kasi yun sa Kobe Collector. Alam mo naman. And same size kami, 10.5 uh-huh. din siya. Kagaya rin ni Kapadring Bon. And sadly, swat dito eh. Dahil may work siya. So, sayang. Kaya yun, parang nagkakwentuhan tayo na, di ba? Mm-hmm. Na parang hanggang madaling araw ata tayo. Nag-uusap. Schoolmate pala kami ni Kat and then ni Nikolai sa akin. Isang school lang kami pala grumado. Hindi ko na banggitin siguro. Tapos ayun. Yun, hanggang sa nag-share kami ng business. Tapos, shinare na sa akin na nagbo-vlog siya. So, ako, naging interesado ako. Exacto, may hobby content. Hobby content. Tapos, laruan din. Mm-hmm. Kaya parang na, sabi ko, okay to, mapapanood ko rin to kasi yun yung libangan ko rin. Pag nagsiselfone na lang ako, YouTube, ganyan. Lalo na, pasagsagan ng pandemic. Oo. Wala ka talaga. Wala ka talaga gagawin. Basketball time ka ka. Wala ka basketball. So, isang ano na rin na nangyari, nakaalam ako ng isang YouTube channel, then nagkaroon ng isang kaibigan din. Well, sadly, hindi niya nabili na unahan siya. Then, ganun eh. Siyempre, man of my word tayo. Nag-commit na ako dun sa naunang bayad. Binayaran agad eh. Kaya nga eh, sobrang sayang. Binayaran agad. Gusto ko talaga. Sabi ko, babayaran ko. Eh, may ibang Kobe ko naman na, meron na siya. So, pag-aari ng Grinch. Sadly, napilitan na akong ibenta for, nagkaroon ako ng slight financial crisis. Well, fortunately, Kobe's are back with Nike, which we'll be touching in a bit. So, on to the next question, bro. When did you first fall in love with Kobe's and when did you start collecting them? Tipong, ano, seriously collecting. Okay.
nagsimula akong ma-in love sa Kobe no high school. Naagamit ako ng Kobe 3 2008 MVP season kasi yung Kobe 3. Yun yung ano eh, Kobe 3 nagsimula yung magaang na talaga. Kasi Kobe 1 and 2 mabigat eh. Kobe 3 dun lang. Kobe 3 yung waffle. Waffle. So, dun ako nakagamit ng magaang na sapatos kasabay nun yung Hyperdunk 2008. Diba? Oh, kung naalala mo, yun yung magaang na talaga. 2010 yung akin. Sa 2010 na yung nagamit mo. Okay. Ayun, syempre wala pang pera talaga, halos din nun pa isa-isang sapatos lang, ganyan. Pero at that point in time, hindi pa siya yung seriously. Hindi pa. First time mo lang ma-inlove ako. Parang nakakita ako sa iba na tingin-tingin lang ako ng sapatos, ganyan man. Estudyante, pero. Parang magkikrave ka sa sapatos nila kasi ang ganda, tapos updated na sa number ni Kobe, ganyan. Hindi pa naman alam eh, parang hanggang dun sa hindi ko naisip na magiging collector din pala ako ba lang. So fast forward, to what point in time na talagang yung kailangan ko ng Kobe's? Nung ano na, nag-work na ako. Mga way back 2013 na. Kobe 9 na ang release na ito, 2014. Kobe 9 na. Hi. Pero ang pinakaunang Kobe ko, yung ano, Crazy 97 Slam Dunk Champion. Adidas. Hindi ko pa naisip mag-collect nun. Retro, dahil, this is the retro version na. Retro na. Hindi nung... So, bago-bago yung nakuha ko nun, hindi ko pa naisip na magiging collector ako. Ito yung dapat lalabas, pero mysteriously, hindi pa siya lumalabas, no? Yung Violet, yung Purple Slam Dunk King siya. Tama ba? Di, ngayon. Same. Wala pa. Tapos, so, syempre, Kobe, gusto mo panlaro lang din. Sa yung panahon ng Adidas na yun, bata pa ako yun, yung maanga siya yung pag nagdi-dribble. Yung swagger ni Kobe. Oh. So, at that point in time, playing pa si Kobe, talagang OG Kobe head ka na. Yun yung gusto ko talaga ako si Rindan. Mga ilang Kobe, share mo sa viewers sa noong 2014, ilang Kobe's meron ka na nun? Dalawa pa lang. Oo, pero nagsa-start na. Ang mahal na rin kasi ang Kobe. Oo, ang SRP, just to share sa mga new heads dyan, ang SRP ng Nike ng time na yung 2014. Especially with the Kobe 9 Elite sa 12 or 14K ba? Oo, no, 12,000. 12,995. Mas mahal yung high nga pala. The LeBron. KD lang medyo mura mo nun. May Elites pa kasi nun time na yun. Ngayon kasi wala na sila Elite. Tapos nag-sale, biglang 3K lang. Oo, yung victory. So, on to the next question tayo. Do you consider yourself a sneakerhead or a hypebeast? Or more on a collector or a reseller? Siguro sa sneakerhead and collector, ganyan. Hindi ako pala bente eh. So, hindi ako sa resell. Alam mo yung parang masakit sa loob ko na pag may bibitawan akong gamit, kasi nandun yung parang sentimental value sa kung paano ko siya pinaghirapang bilhin. Sa iniisip ko lagi kung magkakaroon pa ba ako ulit noon pag binenta ko. Kaya i-stay ko na lang din since hobby, ganyan. Sobrang bihira. Siguro hindi pa lalagpas ng 10 daliri ko yung nakapagbenta ako ng sapatos. And then, yung mga reasons for... May mga reasons lang talaga. Yung tipong na-short ako sa budget. Second, emergency. Tapos third, unload to reload. Yun naman yung usual na... Dun sa part na sneakerhead o hypebeast, I think this goes without saying, based sa ano niya, pero elaborate. Sa sneakerhead ako kasi, basta Kobe yan, kahit hindi hype, kukunin ko yan. Kasi, so, lalo na pag ginamit niya, talagang kukunin ko yan. Pero hype, hindi ako masyado ano eh. Basta buy what you want talaga. Oh, buy what you want. Hindi na, what's hype. Alam mo yung parang, nandun ako sa history, kasi yung ibang... hype nandun na yung ano eh, yung parang hindi nagamit, nandun na yung collaboration. Pero that doesn't necessarily mean na you don't like na hype Kobe's or hype shoes. Siyempre, meron pa. Oo, nandun like, pa rin yun. Like for example, sa Bread Ones, sa pangitan natin naman, sa Bread Ones, siyempre, grabe hype niya, of course, with the history, siyempre, must have din yan. Share natin yan, mamaya. Sige. On to the next question. So, name your top 5 Kobe shoes in your current collection. Ang top 5 ko. 5 list. From, yun yung, ano no, pinaka-list muna sa collection na one, paborito. One yung pinakamataas. Okay. Ang 5 ko, ang Kobe 9 University Red. Ito natin, tell us kung why. Ito. Your story behind
specific shoe? Unang-una kasi, isa sa paborito ko yung ano eh, kulay ang sapatos ko. Kahit naka-all black ako, parang ganyan. Parang ang catchy niya kasi. Tsaka, isa to sa pinakamahirap bilhin din nun eh. Kasi hit pair din to ng Kobe 9 eh. Sa Elite Low. Kahit si Terrence Romeo. Terrence Romeo, ganito tick ginagamit. Tick na siya, pero nilalagay niya lang ng tape. Oo, dahil sobrang ganda kasi talaga nito. Tsaka, pag nag-glow yung sa lace niya, ang ganda rin talaga. Tapos panlaro. Oo. Lalo na pag pinalitan. Oo, kasi makapit pa to eh. Pag pinalitan may midsole yan. Oo. Ang LeBron. Isa sa malambot, makapit, saka magaang ang Kobe 9. Kaya sobrang comfy rin gamitin. Saka, fun fact, Kobe 9, first ever basketball shoe to feature Flyknit. Although, makunat na style pa ng Flyknit to. Oo. Ito yung... First. Kasi di ba parang Flyknit ata ginagamit nila sa mga running shoes. Pero basketball shoes first. First time ang Kobe. Although, back siya noon eh, ng TPU yata. Mm-hmm. Although, yung mga mas bagong Flyknit na sobrang lambot na walang support. Ito kasi, matigas yet supportive. Oo. Ang top 4 ko naman ay Kobe 4 All-Star Game MVP. Ito. Yan, most recent cup yan. Most recent to. Alam niya na to kasi bibiling ko pa lang, kinento ko na kagad sa kanya. Ay, bibiling ako na hard to find shoes na rare na. Wearable, playable pa ba? Hindi na, wearable na lang. Siguro pag napareglo ko siya sa talagang mga professional. Magkano mo nabili siya mo sa viewers? Baka masyadong matakam yung viewers eh. 1.5 ko na lang nakuha to. Oh my God! Still. Sobra. Saka makita OG Kobe. Oo. Wearable and possibly playable pa nga. Hindi pa makunat yun. Oo. Makapit pa to. 1.5 pa mga kaibigan. From Tugigara, oh. Di ba? Layo pa. 1.5 na shipping. Oo, shipping. Sobrang natuwa talaga ako. Kasi, 4, tapos okay. All-Star Game MVP, di ba? Parang bihira na to eh. Kaya, matik yun. Kunin ko na kagad yun. That's the best example on how to show that he's a legit sneakerhead and collector. Kasi kung sa mga iba yan, they copped it for 1.5 only or 2,000, kahit 3,000 pa, instant resale yan for something higher. Siguro mataas to kung maayos. I'm not sure kung how much is StockX. Sa StockX, nag-check ako para siyang sa 60. 60K? Parang ganun. Parang chine ko last piece. Parang pero ganun. Anong condition ng BNDS? Hindi ko na na-check eh. Pero yung size, same size ata natin. Wow. Parang ganun. Kinonvert ko. Nagulat nga rin ako. Sobrang steel. Oo. Saka ito yung first MVP ata na nangyari sa NBA na dalawa sa All-Star na nag-MVP. Si Shaq saka si Kobe. Ito binigay ni... Yung dalawa sila sa Phoenix. Nag-start na sila magbatinan. Tapos pinauwi kay ni Kobe yung trophy kay Sharif. Ay, kay Sharif na. Okay. Yung top 3 ko naman is yung Kobe 9 Mamba moment. So, Kobe 9 tayo ulit. So, ibig sabihin talaga, maganda talaga ang Kobe 9. Oo, makailang Kobe 9 din ako eh. Kung Kobe fan ka, alam mo yung history nito. Kasi... ito yung ginamit ni Kobe nung nabit niya yung idol niya talaga sa basketball, si Michael Jordan. Na beat niya sa scoring title. So, naging number 3 si Kobe nung panahon na yon. Na hindi pa siya nalalagpasan ni LeBron. Then, ito talaga is tinarget ko talaga to ng sabi ko, pag nakuha ko yung bonus ko, kukunin ko to. Sa isang mabuting kaibigan na reseller na si Dave Ju, shoutout na din. Saka yung ka-admin ko kasi siya sa Kobe Bryant Sneakerhead Philippines. Join kayo doon kung ma-Kobe fan din kayo. Instant shoes and instant friendship yung nakuha ko dahil sa sapatos na to. Kaya isa rin siya sa favorite ko talaga. Ako din, tinarget ko rin yan noon. Pero sawi. Oo, kasi sobrang hirap nito makakuha. Kasi ano to eh, sa Nike ID na special design siya. Noong time na yan, kahit talaga playing pa sa Kobe. Sobrang hype na nito noon pa ng sapatos na ng colorway na. Oo, Mamba moments. Ang top 2 ko naman ay Kobe 6 Grinch. Siguro madami rin may gusto talaga yan, Grinch. Sad like. Sad di nabenta ko yung ganito ko. Sad. Dito doon yung ano nga, emergency. So, if you guys wanna check our detailed review,
from, I think, from last year, ng Hobie's Exchange. Will you card? Dito, sa right upper corner of the screen, and the thumbnail will be, so, ito. Share mo, bro, kung story mo about sa Hobie's Exchange. So, Hobie's Exchange to, ni-release to ulit, Protro, ng, ano eh, December... Surprise. 2020, di ba? Surprise siya. Ako naman nun, syempre, dahil sa pandemic, wala halos budget. So, hindi na rin ako sumubok na makakuha pa ng ganito. Kasi, mabubunot nga ako sa raffle, pero wala naman akong pambibili. Saka, malas kasi talaga ako sa mga raffle, hindi ako nagjo-join. Kaya, hindi ko na rin talaga pinilit. Then, ayun, siguro nakaipon. Nagkaroon ng chance na makabili ulit ng isang sapatos. Then ito na, tinarget ko na to, tong Hobie's Exchange. Kasi sobrang nagandahan ako dito nung napanood ko to, na ginamit ni Kobe. Parang sobrang catchy niya, di ba? Ay, siya ko niyan. Oh. Miami Heat Days, di ba? Ang Heat, kalaban niya Miami. Oo. Oh. So, yun yung first big three ata na kinalaban nila. Okay. Nila Kobe. So, sobrang catchy kasi ng sapatos. Yun, nag-red lace nga siya nun, di ba? Catchy, weight yun. Mm-hmm. So, ayun. Wala niya eh. Ako, wala pa nung time na yan, college, wala akong kalam pala mag-out sa hype pa nun. So, ako, parang casual lang ako pumunta ng SM North. Nagsuyod ng mga Nike thinking na meron siya. Na, wala eh. Wala talaga siya nun. Hindi ako sure. Sabi ng iba, it wasn't locally released here. Uh-huh. Pero may sabi nang sasabi ng iba na nakakapsira dito sa Philippines. So, ako, personally, wala akong nakita nun. Dati kasi, ang alam ko, 2010s to. Palakasan ka talaga rin sa loob para makakuha ka. And considered the greatest Kobe of all time. Oh, itong Grinch. Oh, para mas mataas na yung presyo niya kaysa sa last game shoes ni Kobe na supposedly yun dapat yung pinaka niya eh. Oh. Greatest ano eh, wala, Kobe iba, shoes. Wala, iba yung impact kasi nung utsura ng Grinch sa kanila. Eh. Christmas, lahat, saka yung sobrang ganda. Alam mo yung kahit mag-plain t-shirt ka lang. Kasi di pa siya kulay ng Lakers. Oo. Mag-plain t-shirt ka lang, plain na pants. Pasok nga siya pasok sa na, pasok Apple, na. Sa rival, sa Boston eh. Oo. Green, pero, green. Yeah. Ang top 1 ko naman ay Kobe 5 Chaos. Sobrang favorite ko yung pair na yan. Di ko alam bakit, parang ang ganda-ganda niya sobra. Sa Joker, mata ko. Joker siya. May time lang na parang nagiging blue, pero purple like, talaga siya. Like color eh. Mm-hmm. Kapadring Von, Joker, no? Sobrang paborito ko to. Ilang heartbreak ang nangyari sa akin sa pair na to at tontuwa ako. Last year, nakuha ko rin siya sa wakas. Salamat dun sa business, sa We Seek and We Better, nakuha ko to. And ayun, OG pa lang, wala pang proto release nito. Talagang gustong-gusto ko na siya. Popular na siya kahit Kobe. Ano to eh? Kobe versus LeBron sa Christmas din. Ako, hindi ko alam yun. So, yun yung parang epic battle nila. Kobe 5 na taon ba? Walang Christmas pack. Bakit ito ang ginamit niya? Oo, meron na. May Christmas pack eh. Oo, meron na. Ito ang ginamit niya Christmas Day. Oo, hindi. Ito yung kasama talaga sa pack. Ah, ito ang Christmas pack mismo. So, ayun. Kasi tayo picture niya mamaya. Oo, na ginamit nila. OG pa lang nito, way back 2009, yun. Siyempre, wala pa rin akong pambili ng mga panahon na yun. So, hanggang tingin-tingin lang ako, nood sa YouTube, sa highlights nila. Sobrang catchy rin niya. Kasi, yun sa green, ang ganda talaga rin. Eh, na. Sobrang nagagandaan ako sa green. Tapos, nag-aabang ako. Ang daming nagbebenta nito. Laging failed. Kasi, wala, pag may magbebenta, wala akong budget. Pag may magbebenta, nauunahan ako. Meron pa nga noon, kaibigan, pinabla ako dahil dito. Gusto ko nang bilhin. Sabi ko, willing naman ako bilhin yung ganito niya, pero ayaw niya talaga ibenta sa akin kasi gusto niya ang ibenta ng mas mataas pa. Then, ayun, nagkaroon ng Protro. So, parang ano ata yun? Yung heartbreak sa... Ito yung namatay si Kobe, no? Prior siya mamatay? Oo. Last release before siya mamatay. Oo, kasi nagamit pa pala ito ni Gigi. Nirelease ng December. And then, January. January siya namatay. Sad. So, ayun.
Plano ko na siyang bilhin ng 13 man. Kaso... Ako rin. Gusto ko rin yun. Oo. Kasi diba, re-release nga daw ulit. Ayun. Sadly, hindi pa rin ako nakakuha. Kasi mas inuna kong makabili ng panglarong sapatos. Kasi may liga. Pwede rin. Game shoes pa rin naman sa akin. Eh, kaso... Nag-size up ka dito. Ano? 10.5? BTS. Hindi nga kaya laro. Oo. Parang masakit na rin sa akin ko. Ipanlalaro ko to kasi game worn eh. Parang gusto kong ingatan kasi talaga para pag ano... May kita ng anak namin na ito pala yung mga collection ng papa ko, ganyan. So, ayun. Sadly, nakuha ko siya ng resell na. Wala na, gusto ko talaga makuha eh. Kaya okay na. Sad and masaya ako. Na, kasi nakuha ko siya, sobrang gusto ko. Worth it naman. Oo. Name your top 3 Kobe grades, Kobe shoe grades. How happy are you that the Kobe line is back with Nike?